Tempo, mapagpalang araw mga kasama ko. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Ngayong araw po ay may susubukan lang po tayong gawing project sa van. Tignan po natin kung... Ayun nga, subukan lang po natin. Tara, check po natin kung ano po yung dapat po natin gawin. May susubukan lang po tayong gawin dito o may ipaproject lang po tayo. Walang tayo ng metros. Tanggalin lang muna natin yung ibang gamit dito. Ayan pala, bago natin tanggalin ito, ito yung mga binili natin ng nakaraan na kakailanganin natin, lagay ng mga gamit. Ayan. Ito syempre, ito ano, so, secret ano to eh, secret pang emergency. Lagyan natin ng syempre yung kape, mga tubig natin, pang emergency, pang hugas, tapos pang radiator to, distilled water talaga yan. Bale, susukatin natin siya doon. Pag ganito, tapos pag ganyan. Ang kailangan natin ng sukat dito ay yan, mga 50 inches. Ayan, dito. Pahaba. Tapos, ay, actually, paano to eh? Pahiga. Ayan, pahiga. Parang gano'n. Or vice versa. Tapos dito naman, galing dito hanggang doon ay mga 60, 5 feet. Bibili lang tayong kahay. Ganito kasi yung mangyayari niyan. Ganyan yan. Tapos yung dalawa pa dito, tapos jar dito. Bali, parang ganito. Apat yan. Mga ganito yan. Tapos meron pang dalawa yan. Ito, sukatin na po natin. Gawan natin sa papel. At ayan po, bali, kung lolobin pa po ng Lord, ganito po sana yan. Ito po yung mga upuan ng bata doon. Tapos, higaan po yan. Kung maaari sana ay double lang ng size na bed. Yung sukat ng, yung sinukat natin kanina, yung nga po yung from doon dito ay 50. Tapos dito hanggang doon ay 60. Tapos yung mga sukat po na ginugel natin, na mga kailangan natin, ito yung double, yung sukat niya ay 54 inches by 75 inches. Yung plyboard na plano po sanang bilhin, nulolobin pa po ng Lord, ay 8x4, 8 feet to 4 feet. Yan. Tapos, kung yung lande, hindi ko tawag ganun ang Tagalog noon, yung lande. Inisip pa po natin kung ganun yung gagawin natin or flyboard na lang. Kung saan po tayo makakamura. Budget mill lang po to na sinusubukan natin i-build. Bali yan, 5 feet, tapos na by 1x4 na lande. Parang ganito sila. Dati po ako nag-furniture nung high school ako, kahit pa paano ay naaalala yung mga sukat-sukat. Second year high school ako noon, to fourth year may mga project po ako. Na upuan, mga Cleopatra, tsaka mesa. Alam ko meron pa ako dito yung second year high school ako, binuot ko yun, mga ilang kilometro yun. Mga 6 kilometers binuot, pa uwi po kasi pag umuwi. High school po ako nung, yun nga yung ginawa yung project yun, alam ko nasa 6 kilometers po yung nilalakad bago makauwi from school, Angeles City National Grade School. Tapos nilalakad ko lang yung project na yun. Alam, 14 years old lang yata ako nun eh. Tingnan po natin. Alam ko, nandito pa po yun eh.
ma'am, nandito pa. Ito. Padyo ko po po ng high school ako. Ma'am, ito. Kuhan siya. Nakita ba? Parang hindi kita. Flash lang natin. Ayan. Padyo ko po ito nung second year high school ako. 14 years old. Ayan, binuhat ko po yan. Ang bigat po niyan. Palutsina po yan. May mga project din kami noon, mga Cleopatra tsaka mesa. Yung mesa, hindi ko alam, napunta ata sa tita ko yon. Yung Cleopatra naman, nabenta sa mga teacher, kaso nasira. Ito yung sinasabi ko nandun, parang ganyan. Nasira, binili na lang ng 600 ng mga teacher. Nagastos kami doon, mga 1,000 plus. Eh, kaso nasira po, natuhuran, parang ganun. Naputol yung isang ganito. Naputol sa gitna. Binili na lang 600, ni-repair na lang ng teacher namin. Kaya dito po yung ano natin, mini bodegs, bodega. Kaya lang naman ako nag-furniture noon kasi sabi walang ganong ginagawa. Dahil budon, dahil nga po wala po tayong pera, wala po tayong pang project. Bandang huli po pala, ang dami po pala ng project doon. Tapos ang mahal ng kahoy. Wala lang, share lang. Tayo, balik po tayo dito. No? Bali, ito po. Ito po yung kailangan natin na brace niyan. Bed brace. Bali, tatlo po yan. Isa dito, tapos isa din dito. Pinaka-frame para kahit ako po, pwede po akong umupo. Yung kailangan po natin na kayo ay 2x4. Yung 50, yung dito po kanina yan. Bali, ganyan po yan. 50, pag ganito, tatlo po. Tapos may mga brace din po siyang 2x4 na 8 inches ang haba. Bali, ang mangyayari nun, pati yung dalawang 2x4 ay magiging 12 inches po. Ito na din, medyo ano na natin yung kailangan natin na kaya kung ano, gaano ba kahaba yung pwede natin mabilhan. Alam ko may mga 16 feet na kahoy, baka may 25 feet para kung sakali. Kung wala man, dalawang 13 feet na lang tsaka isang 8 feet. Ito yung mga braces. Kasi 8 po yung kailangan natin. 3 pong set po 4, 8, 12. Bali, 3 tapos 2, 4, 6. Yan, para mabuo natin. Bili lang tayo or canvas lang muna tayo. Pero kung kaya ng budget, bilhin na din natin. Tapos, maluloobin pa po ng Lord, bubuoyin na po natin. Sure lang po muna yung project po natin as of now. Tara po! Ito yun po, na nakaligo na tayo. Try po natin, mag-tricycle na lang po tayo para madali lang makapag-maneobra at saka pabalik-balik. Kasi magka-ambas pa po muna tayo eh. Try po muna natin kung saan po tayo makaamura. Tara po! Madam, kutang kaya pa po sana, magkano po ba yung 4x8 apply board? Magkano po yung meto na 4x8? 4x8? Ay, 8x4 ba ito? Apply board? Size ng 3x4. Ah, 3x4 lang. Magkano yung meron? Meron 1,050, meron 1,180. 1,180. Ah, kahit dun sa may kabilang, ano, same lang, nandito lang. 3-part lang. Pero magkano kung sakali yung 1 half ba yun? Magkano ba yung 3? Wala kayo. Pero wala siguro 1,000 yun, no? Kung meron man kayo. Sige. Sige, thank you. 1,000. Anong kayo po? 2x4 po na 2x4 yan ba ito? 2x4 na dutong po. Anong agaw po? Kayo po sana yung mga kailangan ko pong 6 at sya ating kayo pong 25 feet. Naka ba? Wala nun. 20 yan po na. Pero nung 13 po, tingay po, may baka dua po sa mga ganda. Alay, arin po. Guys, bossing, distance 10 po ba eh.
Ay, baling tiyan po sobra, eh. Mga tayo po talaga ito, eh. So ayun, bumili na tayong bukod na black screw. Wala dun sa kanina pinagbilihan na natin. It's a may kapitlik. Po na nakauwi na po tayo, kaya lang wala pa po tayong gamit ngayon. Dapo sana bibili po ako ng lagari, eh kaso 250 pesos daw po, eh manghihiram na lang ako. Hiram na lang po tayo kay Kuya Jun sa bilis ko po. May lagari po tayo dito, tatlo. Yung tatlo po na yun, kahit lagariin mo po yung balat mo, siguro mga dalawang araw bago mo malagari sa sobrang purol. Hindi, joke lang yun, pero malalagari pa rin yung balat mo. Manghihiram na lang po tayo. Sayang naman din po kasi yun, 250 pesos. O, more on DIY lang naman po tayo, para kahit papano, sa mga gusto po mag-build, hindi nyo po kailangan ng mga fancy tools para po mag-buo. Subok lang, try lang natin. Antayin-hantayin lang natin kung darating po ba hanggang mamaya o tayo na lang pupunta doon. Pahinga lang po muna tayo. So yun po, no? Nakaka-apat pa lang tayo, eh may coffee break na tayo kaagad. Abot pa lang, ayan sila sir. Dito lang po tayo, eh limitado lang po yung pesto natin, kaya hindi tayo kasya. Dito na lang. And the four women. Pamula na naman ata? Buti. Dito lang tayo, dito lang po yung pesto natin. Yan. Dito lang po tayo, kaliit lang. Doon po kasi masikip. Bali, ayan po, no? Natapos na natin yung 6, 2, 4, 6, yung tag, ano naman, yung mga 8 lang yung paa niya, yung 8 inches lang yung titirayin natin ngayon. 12 to eh, 12 na 8 inches. Try na natin ulit. So, ayan po, no? Ginabi na po tayo, no? Bali, tatlo pong ganito yung gagawin natin yan. Ginabi tayo dahil sa lagari po natin ay medyo mapurol. Tapos medyo nanon pa po tayo, yan. Bawal ipagita. Flyboard naman mamaya yung lalagariin natin. Lulodin pa pa ng Lord. Alam mo yung patapos ka na tapos maipit ka pa. May makamaka-smile ka yan eh.
Ito yan po, no? Time check. 10:28 na po ng gabi. Medyo na-disoras po tayo dahil po sa pag-aantay po natin ng gamit. At kung medyo matalim lang yung nag-aari natin kanina, medyo mas mahaga po sana tayo natapos. Square will po ng Lord. Kung lolobin pa po ng Lord, tuloy po natin ito bukas. Yan. Pahinga lang po muna tayo, oras na din. At yan po, good morning mga kasaulo. Bale, magbabayad lang po tayo ng bills ngayon. Sabay na po pala natin, tapos bibili po tayo ng pintura. Kung lolobin pa po ng Lord, ayan, pag-uwi po natin, tuloy po natin itong project po natin, tapos sabay pintura natin. Tara po! Ayan po, no, nakapagbihis na po tayo ng uniform natin. Ayan, yung sinuot din natin kagabi. Sayang lang. Tres lang naman. Ayan tayo yung binili natin. Ayan yung madam mo. White lang po. Ayan si... O yung foreman mo. Si foreman po natin. White lang po yung binili natin. Tapos bumili ulit tayo. Every time na magpipintura tayo, lagi tayong bumibili ng ganito. Yung basta sila... saan sila nalalagay? Ito yung tray tsaka yung brocha, ay brush. Lagi na lang tayong bumibili ng ganun. Imbis na makatipid tayo. Simulan na po natin yung isang ano pa. Isa. And last na lang yan. Siyempre, oras na po kagabi. Tinigil ko na. So, yan po. No? Natapos na natin yung tatlo. Pinturahan lang po muna natin sila. Para makatoyo. Tapos, tanggalin po natin mamaya itong mga upuan na to. Para matesting po natin pagkatoyo. Laban! Ayan po, no? Habang inaantay po muna natin siyang, or patuin po muna natin siya, habang inaantay natin habang bago, ano? Tawag dito? Habang inaantay natin siya, para tumuyo, magse-second layer pa naman tayo mamaya. Tanggalin lang natin laman nito. Tanggalin lang natin muna yung upuan. Ayan. Tara. Bali, apat lang naman yung bolts na kailangan tatanggalin natin dyan. Didosi po yung kailangan natin. Ayan, apat lang tayo. Ayan po, no? Nasa ilalim po tayo ng van ngayon. May tinatanggal po sana tayong tornilyo doon, yung lagay ng upuan. Hindi ikot-ikot na. Parang ito yata. Hindi pa yata kita. Ayan. Parang ito yata. Dalawa yun eh, nasa taas. Ayan, pakita po natin. Ayan, ito po yung sinasabi ko. Ilan po natin bunutin itong mga to. Kasi matapakan natin yan. Parang ano sila eh. Tayo natin. Ganyan po yung itsura ng van ngayon. Tanggalin lang muna natin yan. Nag-graduate po si JJ. Apo po. Anak po ng pamangkin ni Sal. Nagbigay po sila ng ano. Pansit. Tapos may tinabay po tayo dito. Merenda lang po muna tayo. Ngayon po, no? Nakadalawang balik po tayo. Tignan nyo naman po mga kasalo. Kung gaano po kabait ang Lord po natin. Saktong-sakto po yung pinagtabasan natin. Mga 3 feet po yan. 3x4. Sakto po siya. Konting tabas lang doon. Doon sa may apakan niya. Wala lang, share ko lang po. Napakagaling po ng Lord talaga pag pinagkatiwala mo po sa kanya lahat.
Medyo na problema lang po tayo dito. Kanina pa po ako nagpupukpuk at saka nagkakalas. Ala talaga. Baka na-fix or dahil sa katagalan eh naano na siya, na tawag dito. Dumikit na masyado. Kaya nagme-message po tayo, nag-ask ng help. Yan no. Tumanggal natin yung bombilya dito sa may ano, sa may side door. Kasi pag nakabukas to, may ilaw to. Kaya pag gabi, nung minsan kasi sinubukan po natin gabi. Kaya lang maliwanag to, imbes na hindi masyadong halata na may tao sa loob ng van. May liwanag. Kaya tinanggal po muna natin to. Anong tinanggal mo? Yung ilaw dito sa may side. Tinanggal mo? O, di ba pag nakabukas? Pag nakabukas kasi ano eh. Ba umiilaw? Ba't umiilaw? Ayun po, ano? Ay. Tapos yung mga box nasa ilalim. Layo. Tapos ganyan din po sa likod. May mahatak ka doon. Bali, apat na box po yan. Tingnan nyo po mga kasalo. Ang dubyan po natin. At ayan po no, mga kasalo. Kahit pa natapos na po natin yung project po natin. As of now po, yan. Kung loloobin pa po ng Lord, tinatry pa po natin mag-canvas pa po ng foam. Actually may natingin-tingin na tayo pero doon po tayo sa mahanap natin na pinakamura. Yan, budget, pero good quality dapat. Budget meal build lang po kasi yung binubuo po natin as of now. Yan, pero kahit pa paano po, thank you Lord pa rin po sa binigay niyong pagkakataon po sa atin. Kaya yan mga kasalo, as of now ito lang po muna. Hanggang sa muli, ingat po ang lahat. God bless us all po. Bye! 3 days or 2 days? 2. 2 days po yan dahil wala po tayong mga kalamitan dahil hiram lang po halos yung gamit natin, yung barena, yung lagari. Pero kung may tools po kayo, mas mabilis lang po ito. Mga isang araw lang po. Yan po. Kalahating araw siguro pwede.